May God's blessings be upon you today. Let us talk about the gospel. For the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than the children of light. Mas maganda yung lumang translation. The children of this world are wiser than the children of light. Who are the children of this world? In his letter to the Philippians, Saint Paul said, they are the enemies of the cross of Christ. Their end is destruction. Their God is their stomach. Their glory is their shame. Their minds are occupied with earthly things. The children of this world are wiser than the children of light. They are more successful in their pursuit for the things of this world, for earthly things. Vladimir Putin, example na lang natin, parang sa gospel. When the Russian Federation, the USSR, was disbanded, and only the Russia Federation was left, anong ginawa ni Putin? Kinuhaan nila yung mga kumpanya ng gas, lahat ng malalaking kumpanya, which was owned by the government, naging privatized na. So ang yaman-yaman nila. Parang yung steward sa gospel ngayon, ikaw, utang mo, 100 measures of olive oil, sulat mo 50. Ikaw, 100 measures of wheat, sulat mo 80. Ganun din si Putin. Kunin mo yan, maging bilyonaryo ka, pero mayroon ako dyan. Ginagawa din ng marami dito sa atin, maraming Canadian dito eh. Mayroong Canadian gob, mayroong Canadian kong. Kung hindi mo bibigyan, magiging Korean. Meron ba a Korean? Pag kinuha na ninyo yung mga millions na kinukurapt ninyo, the children of this world are wiser than the children of light. Kaya sila rin ang may kapangyarihan. Tingnan mo si Putin. May datsa yan, vacation house, 1 billion. May sariling landing ng jet, $1 billion. Binigay sa akin yan, paaralin ko lahat yung 10 million na out of school sa Pilipinas. Eh. Pero sir, walang nakatira doon. Kasi yung kanyang mga concubines, nasa Switzerland naman, niwalayan niya yung kanyang asawa. Dalawa ang kanyang yacht na $600 million each. Ang laki na ng $600 million, nagkukumahog ka na makakuha ng $1,000 para matapos yung school para sa mga bata sa tondo. Ang hirap-hirap. Putin, isang salita lang. Right, 50. Iyon na yung kumpanya na yan. So, itong mga tycoon sa Russia, eh ang yaman. Kaya lang, sinanction sila ngayon. What I'm trying to say is that we are also told, hear the cry of the poor and hear the cry of Mother Earth. Okay? The children of this world are wiser in getting money for themselves kaysa atin na uplift the poor. Mas magaling pa ang China. 500 million Chinese lifted out of poverty. Ang daming dadaya, nga na sila. Kinukuha pa yung mga islands natin, ang aapihan sila eh. Pero, yung mayaman sila. The children of this world are wiser than the children of light. Kailangan, we should also be wise. Kasi sinisira nila yung mundo eh. Mabuti hindi nanalo si Bolsonaro. Parang Trump sa base Brazil yun eh. Pinuputol niya yung mga puno sa Amazon. Eh yan yung baga natin. The forest are our lungs. They produce oxygen. Baliwala sa kanila yan. Basta yumaman sila, the children of this world, they're concerned, their minds are occupied with earthly things. How about our minds? If our minds are not occupied with the mission that Christ told us, this world will be destroyed. Kailangan labanan sila. Kailangan mahirap sila labanan dahil sila may mga baril, tayo nagdadasal lang eh.
Kaya una, para we will be wiser than they are, we should be more motivated. Sometimes dualistic ang spirituality ng mga Kristiyano eh. Parang Platonic pa yan eh, huwag na nating laliman pa ang pag... Pero si Plato, mayroon siyang world of ideas, mayroong world of the senses. Ito, world of the senses, evil para sa kanya, material yan, since doon na lang tayo. Kaya karamihan din ngayon, walang pakialam sila sa climate change, walang pakialam sila sa mga out of school youth, naghihintay lang sila na darating sila sa langit. That's not what Christ told us. Go into the whole world, then baptize them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, then feed the hungry. Pagbalik ko, pag hindi ninyo pinakain yan, hindi kayo makasama sa aking kaharian. Nakakalimutan ng marami. Kaya nananalo yung children of this world. Anong kinabukasan kung matatalo tayo? Anong kinabukasan magkakaroon yung inyong mga anak at saka yung mga lahi pang darating? Inuubos na nina Jeff Bezos, inuubos na nina Elon Musk, wala silang pakialam sa future. Yung ngayon lang. So may pakialam sa buhay natin. Iyon lang si Putin. Gustong kunin yung mga gas doon sa southern Ukraine. Sinalakay. Mas mahal pa ngayon ang diesel kaysa gasolina. May kinalaman yung ginagawa ng children of this world sa buhay natin ngayon. Kaya tayo, ora et labora. Because our struggle is not against flesh and blood, it's against principalities and powers. Pangalawa, we have to be innovative and creative. Lagi na lang tayong fundraising. Nagmamakaawa, tulungan nyo naman kami. Magkano lang yan? Dahil yung mga mayaman, di naman nagbibigay sa simbahan yan. Yung mga nagbibigay, mahirap din yan eh. So wala talaga tayong kapital na malaki. Sisirain nila ang mundo. Sa dasal, magkakatalo niya, baka kulang tayo ng spirituality. Baka we are not so close to God, that's why we are not blessed, that's why the world is destroyed. There's unending conflict. 1 billion people live below the poverty line. Tapos sasabihin natin, Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Dapat hindi tayo natatalo. We are fighting for the future of children and young people. We should assure them that their future will be sustainable, na hindi sila magmamana sa atin ng isang daigdig na sira-sira na, na umiitim na yung kanilang mga baga dahil polluted na, yung mga karagatan, puno na ng plastic, namamatay na yung... It's our duty to give them a future na maganda naman. Naghihirap ba tayo? Nagkukumahog ba tayo na kagaya ni Vladimir Putin at saka yung mga children of this world? O iniisip lang natin na makapunta tayo sa langit kaagad kahit na masira itong daigdig na gawaan ng Diyos? Kasama sa spirituality natin yan. Magtatanong tayo sa ating sarili ngayon, simba ng simba tayo, tapos nagbabible tayo, pinipili lang natin yung magandang para hindi tayo lalabas sa ating comfort zone. Baka hagupitin tayo ng Panginoon, gaya ng hinagupit niya yung mga money changers in the temple. Nakakalimutan natin yung sinasabi ng mga prophets. Nakalimutan natin na God has preferential option for the poor. Basahin niya yung Old Testament. Huwag kayong parang cafeteria, sabi ni si Benedict the 13th ang nagsabi nito. Karamihan daw ng mga Katoliko, namimili lang kung ano yung komportable. Ayan ang kanila isa sa buhay. So sasabihin nila, God, have mercy on me. Eh sinasabihan ka ng God, I was hungry, you did not give me to eat. Huwag yung feeding program lagi. Fight for justice. Fight so that the farmers will have their rights.
hindi na nakawin ng mga tao na ang yaman-yaman na, hindi maubos yung kanilang kayamanan kahit 1,000 taon. So this Mass, let us pray that we will also care for this world. We know our destiny is to live with Father, Son, and Holy Spirit forever and ever in joy that will never end. But we are also stewards of creation. Utos ng Panginoon yan. Kailangan pangalagaan natin ito. Kung magaling yung children of this world, kailangan tatapatan din natin yung kanilang galing para hindi nila masira itong daigdig na Diyos din ang may likha. Pray for our project. 1 billion rambo. Kinalo, kinupkup na ni Bishop Colin Bagafuro. Siya yung sa NASA, National Social Action Secretariat, tsaka Caritas. So sana yung simbahan mag-mobilize, tatanim ng maraming puno, maraming kawayan. Pangalawa, panalangin ninyo yung trabaho namin sa mga magsasaka na they will increase production at hindi lang yung mga negosyante na mayaman na ang yayaman, sila ang magbibigay sa inyo ng pagkain na walang lason, walang chemicals tsaka pesticide. Ang pangatlo, yung 10 milyong out of school youth, 15 to 29 years old, pagdasal natin ngayon, part of our spirituality, part of our duty as Christ disciples. And as we receive Him in communion today, may we be set on fire so that we will obey His commands. Take care of this world. It is our common home, sabi ni Pope Francis. So let us examine our conscience today, and through ora et labora, we ask ourselves, what am I doing to hear the cry of the poor and to hear the cry of Mother Earth as my duty, because I am a disciple of Christ the Lord.